Welcome back, mga ka-Aldap. Well, alam nyo nang pinupunto ko, mga ka-Aldap, kung bakit ko po ba ito pinapakita. Siyempre, kumbaga, sa mga isang tingin pa lang po natin, mga ka-Aldap, alam nyo na agad-agad yung i-update natin. Siyempre, patungkol na naman po ito sa real life couple. Sa mga nagtatanong po sa ano nga po ba yung pinaka-latest ngayon kay Richard Fulkerson, well, gaya nga po ng sinabi ko sa inyo, medyo tahimik po ngayon siya, walang post, walang update. Pero sabi ko nga po sa inyo, malalaman nyo pa rin po yan sa channel ko eh. Natutuwa po lang ako rito sa video na to, mga ka-Aldap. Ganito po, kumbaga, masabi natin si Mengay kasi yung tipo ng tao, mga ka-Aldap, na madaling magtiwala, madaling maging kaibigan, hindi siya, o wala siyang keme-keme. Di po ba? Kaya nga po lagi siya nagagamit eh. Kaya nga po may mga taong kumbaga nasa paligid niya na ay yun pala yung taong sisira sa kanya. Real talk, mga ka-Aldap. Siguro naman po yung alam niyo na kung sino yung namimiss ng mga ganitong eksena. Well, pasensya na po kung i-update ko lang ha, kasi wala na naman po siya eh. Di po ba? Si Sapawera, di po ba? Nasaan na kaya yung mga ka-Aldap? Talagang medyo tumahimik ng gusto. Di po ba? Halos isang buwan din po siyang nawala ah. Totally kaya tinanggal na siya, mga ka-Aldap. Well, wala po akong pakialam doon, mga ka-Aldap. Kumbaga, ang sa akin lang na na-miss ko lang ng konti. Di po ba? Kasi alam ko ganito mga harutan po ni Mengay eh. Talagang medyo may sakita na nagaganap. Yun lang po yung kumbaga na hindi natin nakikita ngayon. Real talk yan, mga ka-Aldap. Well, pag-usapan natin itong mga kumakalat ngayon sa social media. Marami na naman pong issue yung ibinabato. Kaya ako po sinabi si Mengay ay madali pong makakuha ng mga kaibigan. Kaya po doon sa sinasabi po ni Ibyang na malapit daw po si Rhea Ataide kay Mengay. Medyo, sabi, hindi ko masabi sobrang lapit ah. Pero yung pinapakita po ni Rhea, ni Ibyang, sobrang close daw. Pero alam niya mga ka-Aldap ba? Ito lang ah, real talk to. Kung close po talaga ni Mengay si Rhea Ataide, maraming post ito sa social media na magkasama. Real talk, marami pong post talaga to. Kasi kung si Chinita at si Chamito ay talaga naman pong well close friend po ni Mengay yan, pero nakikita nyo naman po na talagang halos panay-panay po ang post nila, kahit wala pong taping, kahit tapos na yung taping, magkikita sila sa isang lugar o sa magkikita sila sa Daddy's Girls, hindi pa nagsisimula, panay post na po nila. Yun po masasabi nyong literal. Ngayon, paano natin paniniwalaan na kumbaga si Mengay pa nga po raw yung nag-aasikaso para kay Mr. Congressman Spotted? Di po ba? Real talk ito. Sinabi niya po ito at binanggit niya sa interview po sa kanya. Parang dun pa lang, mga ka-Aldap, mapapaisip ka na eh. Para atang may mali. Di po ba? Na, tapos na nga eleksyon, bakit totally ginagamit pa si Mengay? Para saan? Di po ba? Kasi nga po, give and take lang eh. Ginagamit ni Mengay si Mr. Spotted para mapagtakpan ang relasyon nila Mengay at Tisoy at si Baby Teo. Ginagamit naman po ni Ibyang si Mengay para lalong sumikat din siya at siya pag-usapan sa social media. Kaya nga po, sabi nga po, dapat siya na lang po yung umupo eh. Hindi na yung anak niya. Total, siya rin naman po yung magmama ni Obra. Di po ba kung anong gagawin ni Congressman Spotted. Siya rin po naman yung didikte eh. Kaya nga siya nga magiging chief of staff eh. Di po ba? Real talk to, mga ka-Aldap. Kaya nga po ako, talagang kapag may nakikita ako ng mga ganun, comment sa social media, binabara ko rin po, mga ka-Aldap. Sabi nila, bakit masyado daw, umbaga bata pa raw si Mr. Congressman Spotted. Sabi ko, matanda. Paano yung bata pa raw? Paano yung masasabing bata pa? Kung 5 years from now, 45 na siya. O 46. Di mo ba?
Well, mahirap pong mag-komento, mahirap magsalita. Kumbaga, wala naman po akong sinasabing porket may edad na hindi na magkakaanak. Mga kaldab, wala akong pinupunto na gano'n, ha. Kumbaga, parang masyado na po atang wala na po siya sa kalendaryo, di po ba? Nasa bingo na po siya mapupunta. Pero siyempre, wala po ako sa posisyon. Talaga naman pong totally, wala na po siya sa kalendaryo, eh. Pero si Mengay, eh, papunta na ron. Kaya paano nyo ipapaliwanag na bata pa sila? O kailangan pa nila ng tamang panahon para magka-apuraw si Ibyang? Kaya nga po natatawa ako. At eto pa mga kaaldab. Kumbaga panaybati daw po si Mengay sa pagkapanalo ni Congressman Spotted. Bati, saan nyo po ba napanood yung video na may bumati si Mengay? Real talk. Kaya nga po natatawa ako pag ako nag-react. Tahimik po sila eh. Pero syempre, hindi nila tanggap yung mga sinasabi ko. Sinasabi lang, Aldab Nation ka, sigurado. Kasi galit na galit ka. Eh, sabi ko naman, mga Aldab, hindi naman ako galit. Kumbaga, sinasabi ko lang, magpakita kayo ng resibo. Kung kailan sinabi ni Menga yon, kailan naglabas ng video. Tapos sabi ko nga po, mga Aldab, bakit wala sa... Kumbaga pasasalamat ni Congressman Spotted, si Mengay, ni po ba, yung sa, kumbaga, yung panunumpa ni hindi siya nagpakita, pagdating sa bahay, hindi pa rin siya nagpakita, yung nagse-celebrate ng pagkapanalo si Congressman Spotted, wala din dun si Mengay. Yung tatlo na yan, common sense na lang po, kahit sabihin na natin yung una, hindi siya narating. Pagbibigyan na natin yan, di po ba? Pangalawa, hindi pa rin siya nakarating. Pagbibigyan pa rin natin yan, di ba? E pangatlo, hindi pa rin nakarating. Anong ibig sabihin nun? Anong silbi ng sinasabi ni Ibyang na malapit na kaibigan niya o close sila Mengay at si Rhea at Aide? Gayong hindi niya naman pinauunlakan at pinagbibigyan na pumunta siya sa bahay mismo ni Congressman Spotted. Real talk to mga kaaldab, nakakalungkot lang po dahil kumbaga marami nabubulag eh. Bulag po talaga sila. Mas pinaniniwalaan nila yung walang kakwenta-kwentang paliwanag na simpleng-simple lang naman po yung mga sinasabi ko. Hindi po nila matanggap na may taong nagsasalita para sa Aldab Nation na katulad ko na bumabatikos po sa kanila. Natama naman po ako, di po ba? Napakasimple lang na yung sinabi ko, pero hindi nila magawang sagutin. Hindi nila masama ang paliwanag lang nila. Sobrang busy nga po raw si Mengay. Kaya nga sabi ko, tatlong beses, busy pa ba? Gaano ba kalayo yung kainta sa bahay ni, o sa Quezon City District 1? Ilang beses ba, nag-tape na si Mengay, natapos na yung tape niya. Gasino yung pumunta siya? Di po ba? Magpakita lang siya. Sabi nga ni Ibyang, 2 oras lang daw yung libre ni Mengay, pumupunta. Eh, yung paking haba ng oras ng libre. Kaya minsan matatawa ka rin mga kaaldab kung saan kumukuha ito ng mga sinasabi nila sa social media. Tapos nagpasalamat nga po raw si Mengay. Eh, wala naman pong video. Eh, dun isa sa nangigigil sila sa atin, di po ba? Well, kanya-kanya po tayong opinion mga kaaldab. Ang sa akin lang naman, kung ano po yung pinaka-latest, eh yun lang naman po yung ibibigay natin. At kung ano yung pinaka-update, kumbaga abang-abang na lang po kayo. Huwag na po kayong titingin sa mga website o sa mga post ng mga main fanatics, Armin. Masasaktan lang po kayo sa panglalait po nila. Real talk yan mga kaaldab.